Ganun pala talaga ang buhay sa mundo. Lahat, mararanasan mo. Masaya man o malungkot. Pero kapag dumating sa iyo ang kalungkutan, dapat maging matatag ka. Kasi lahat ng nangyayari sa buhay natin ay mga bagay na magpapatatag at magbibigay sa iyo ng dahilan upang ipagpatuloy mo ang buhay mo at muling bumangon sa pagsubok na dumaan sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Grabe naman si Mama. Bakit ba ganun ang mga regalo niya kay Tito Berto? Ano bang gusto niyang mangyari? Eh, bakit may ganun? Uy, Miguel. Alam mo na ha. Gagamitin natin ito mamaya. Uubusin natin. Sayang naman kung hindi magagamit. At saka sa tagal na nawala ni Big Boss. Dapat matuloy na talaga. Tito Berto, alam mo, huwag muna. Nagduluksa pa si Big Boss. Bawal muna ang naiisip mo. At saka ayoko. Hindi ako papayag. Dun sa bagay, Miguel, tama ka. Nagluluksa pa si Big Boss sa pagkamatay ng tatay niya. Pero Miguel, kapag gusto mo, magsabi ka lang. Uubusin talaga natin ang bigay ng mama mo. Tito Berto, alam mo, ewan ko talaga sa'yo. Itago mo na yan. Hindi mo naman yan magagamit. Tsaka, nagugutom na ako. Miguel, nakalakba ang pinto. May papakain ako sa'yo. Tito Berto, ewan ko sa'yo. Miguel, nag-iinarte ka pa. Gusto mo din naman talaga. Ayoko. Wala ka nga dyan, Tito Berto. Lalabas muna ako. Tutulong muna ako sa pagluluto. Diyan ka lang ha. Huwag kang lalabas. Sige, Miguel. Sasarapan mo ha. Oo naman, para sa'yo. Ikaw kay Tito Berto. Sabay ang ngiti. At aba, si Tito Berto, ang mga ngiti. Nakakainis na, nakakakilig. Iniwan ko na siya sa silid. At sakto, nagluluto na si Mama at yung kasambahay namin. Grabe, nagugutom na talaga ako. Mama, anong niluluto mo? Anak, siyempre mga paborito mo. Gulay para sa magandang skin. Ay, Mama, okay yan. Pero Mama, teka lang. Bakit may mga ganun kang binigay kay Berto? Anak, ano ka ba? Hindi naman ako pinanganak kahapon. Bet mo ba si Berto? Mama, ano bang sinasabi mo? Tropa ko yun. Napakadumi ng isip mo, Mama. Okay, sige. Maniniwala ako na magtropa talaga kayo. Pero mas mabuti ng sigurado. Wika ni Mama. Ay naku, pati tuloy yung kasambahay eh. Natatawa. Oh, anak, nasan si Berto? Wika naman ni Papa na eto.
lumabas sa silid niya. Papa, nasa kwarto po. Nagpapahinga. Wika ako. Medyo kinakabahan ako kay Papa. Anak, Miguel. Mamaya, sumama ka sa inuman namin ni Berto. Papa, hindi naman ako nainom. Anak, Miguel. Kahit hindi ka nainom, sumama ka. Mas maganda kung andun ka. Para naman masaya. At saka minsan lang naman, anak. Sige, Papa. Wika ako. Naisip ko tuloy. Tama si Papa. Baka itong unang pagkakataon na makakasama ko siya sa inuman. Madalas kasi na umiiwas ako kay Papa. Madalas na nagtatago ako. Madalas na inilalayo ko ang sarili ko sa kanya. Sige po, Papa. Shot tayo mamaya. Wika ako, Teto. Napangiti si Papa at hinawakan niya ang balikat ko. At bahagyang tinapik. Parang kakaiba si Papa. Parang mabait siya ngayon. At ayun, umalis na siya. Bumalik na siya sa silid niya. At sa paglipas ng mga sandali, sa wakas, nakaluto na si Mama. Gutom na talaga ako. Kaya naman, tinawag ko na si Tito Berto. Pagpasok ko sa silid, aba. Nakadapa lang siya sa kama at nanonood ng kung ano sa telepono niya. Nilapitan ko na siya at sinabihan na kakain na. Tito Berto, tara na kumain. Bangon na dyan. Kiss mo muna ako, Miguel. Tito Berto, ewan ko sa'yo. Bahala ka dyan. Basta, tinawag na kita. Wika ko, Teto. Iniwan ko na siya. Di pwede sa akin ng mga ganun. Kapag ayaw ko, ayaw ko. At eto siya, kasunod ko na din. Pag-upo sa may lamesa, kami lang ni Mama at Papa at si Tito Berto lang ang andito. Tahimik lang akong kumakain. Si Papa naman, kausap si Mama. Normal lang sa akin na makita silang nag-uusap habang kumakain. Na parang walang problema. Kung sa bagay, sanay na si Mama na madaming kabit ang Papa ko. At eto nung matapos makakain, ala, si Papa. Inaya na kaagad si Tito Berto na inamin yung alak. Nagtungo na sila sa sala. Inaaya nga din ako, kaya lang sabi ko, maliligo muna ako. Kaya naman, naligo na ako kaagad. Tapos, nag-skincare na din para fresh. Alas isang oras din ang ginugol ko sa skincare ko. At nang matapos ako, ito na. Pinuntahan ko na sila Papa at Tito Berto. Paglapit ko, halatang lasing na si Tito Berto. Kakaiba na siya eh. Iba na yung mga kilos niya. Tapos, ang lakas niyang tumawa. Si Papa naman, parang di pa lasing. Kalmado lang siya habang nakatingin sa akin. Kaya lang natatakot ako. Kasi napakaseryoso ng mukha ni Papa. Kinakabahan talaga ako sa mga tingin ni Papa. Pakiramdam ko eh, may something na pwedeng mangyari. Natatakot tuloy ako. Pero, bahala na. Miguel, shot na. Matagal mo namang magpaganda. Wika ni Tito Berto. Napatingin tuloy ako bigla kay Papa. Grabe si Tito Berto, lasing na. Kinakabahan ako.
Huwag naman sana mangyari ang nasa isip ko. Huwag naman sanang magtanong si Papa kung straight ba talaga ako. Kasi sasabihin ko talagang oo. Straight ako. Straight sa mubo.